Alam nyo ba na grabe yung pagmamahal ni San Lorenzo Ruiz sa Rosario? Hello mga ka-faith, my name is Brother Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time nyo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kayong updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. Alam nyo mga ka-faith, gusto ko i-share sa inyo yung itong nabasa ko dito sa book ni Father Donald Calloway. Yan, so Champion of the Rosary by Father Donald Calloway. So, the history and heroes of spiritual weapons. So, nandito, kinompile niya yung about the history of the rosary, kung saan ba yung naging origin ng rosary, at yung mga champion of rosary. At nabanggit niya dito, isa doon ay si San Lorenzo Ruiz, na isang first martyr at first Filipino saint. Sabi niya dito, "There were also many persons outside of England, Scotland, and Ireland that bore a great love for the rosary and witnessed to its power during this time, as the Dominicans were establishing the practice of the perpetual rosary in Italy. Other holy Dominican martyrs and members of the confraternity were pouring out their blood for the faith in Asia and the Far East. Some of these heroic figures became the first Catholic martyrs in those parts of the world. One such man was Saint Lorenzo Ruiz, proud Filipino. Though he was not a Dominican priest or brother, he had received his education from the Dominicans in his native Philippines." By the way, alam naman natin na ang Dominican, si Saint Dominic, ang naging founder, siya yung father of the rosary. Kasi sa kanya nang galing yun eh. Sa kanya nagsimula yun. So, kaya nakilalang devotion na to until now. So he was a devout member of the confraternity and always remained closely associated with the Dominicans and their apostolic works. When in 1626, he was falsely accused of murder. So napagbintangan si San Lorenzo Ruiz nang na pumatay siya. So he sought asylum on a ship headed to Japan with three Dominican priests aboard. So sumama siya sa Dominican priests para pumuntang Japan. Then once in Japan, the Dominican missionaries and Saint Lorenzo were captured by anti-Catholic authorities and imprisoned. During their captivity, Saint Lorenzo prayed the rosary in preparation for what would be a very cruel and torturous death, as his captors attempted to get their prisoners to renounce the faith. He was tortured by the Japanese authorities. They use a method known as churushi, 'di ba yung reverse hanging, yung binitin siya pabaliktad tas dun sa hole ipapasok ka sa maliit na hole. Actually sabi doon yung hole daw na yun puro tae, puro dumi daw noon, talagang sobra ka masusuffocate, bibiruin mo nakabaliktad ka na nga tas ipapasok ka pa sa butas na puro dumi ang baho noon, 'di ba? In which Saint Lorenzo was hung upside down and lowered into a narrow hole in the ground. It was a horrible way to die, but Saint Lorenzo never renounced the faith. In fact, he told his torturers he would undergo it 1,000 times out of love for Christ. Saint Lorenzo is the first Filipino saint and the proto-martyr or the first Christian martyr of the Filipino people.
itong libro na to ni Father Donald Calloway, actually hindi to available dito sa Philippines. I was lucky and blessed lang na may nag-offer sa akin na to. So ginarab ko na para mabili tong book na to. Sobrang nakaka-bless, 'di ba, na meron tayong katulad ni Saint Lorenzo Ruiz, San Lorenzo Ruiz, na isang first Filipino martyr. Grabe yung pagmamahal niya sa Diyos. Grabe yung devotion niya sa rosary at grabe yung pagmamahal niya kay Mama Mary. Imagine that, mga ka-faith, na bago siya i-torture, na, di ba, pwede niya namang iwasan yun by renouncing his faith. Pero hindi niya yung ginawa. Di ba, sabi niya, kahit 1,000 times pa siyang mabuhay at patuloy siyang papatayin, ay patuloy niyang hindi i-renounce ang kanyang Catholic faith. Patuloy niyang i-embrace ang pagmamahal niya sa rosaryo. Ikaw, ganun ka din ba? Ganun ka din ba na ngayon napakadali ng buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, 'di ba, na hindi naman tayo pinapatay sa pagmamahal natin sa ating pananampalataya. Pag nagro-rosary ka, hindi ka naman binibitin patiwarik. Tama, hindi naman ganun. Pero ito mga saint natin, sila yung nagiging inspirasyon natin para mas mahalin pa natin ang ating devotion dito sa simbahang Katoliko, na sila yung nagre-remind sa atin that how blessed we are, na sila binigay nila ang buhay nila para sa atin. Binigay nila ang buhay nila para magpatuloy ang Catholic faith, ang Christianity dito sa Pilipinas, especially, di ba, si San Lorenzo Ruiz, na sobrang inspirasyon sa lahat ng mga Katolikong Pilipino. Alam nyo, mga ka-faith, na itong mga saint natin, sila yung maging role model mo in following God, in following Jesus, on how you will live your life, na ang buhay mo ay hindi lang dito para sa mundong to, hindi lang para sa material na bagay, hindi lang dahil sa anumang fame or power na meron ka. Ang buhay natin ay para sa Diyos at sa Diyos lang. Lahat ng meron tayo ay iiwan natin. Kaya ganun sila eh, yung mga saint na yan, especially those martyrs na namatay para sa Diyos, namatay para sa Catholic faith. Diba, they received that grace from God to be zealous and committed in our faith, na hindi sila susuko, hindi sila bibigay sa anumang threat, or kahit ibuwis pa kanila, kahit ibuwis pa nila ang kanilang buhay, ay patuloy pa rin nila itong ibibigay para sa Diyos. And I pray and I hope na ikaw din, katulad ka din ni San Lorenzo Ruiz. Diba, kung dumating man yung time nating lahat, diba, hingin natin itong grasya na to from God, that we will hold on to our faith, na kung dumating man ang persecution ulit sa simbahan, nakalagay yan sa Bible, sa Book of Revelation, mangyayari yan pagdating ni Antichrist. Handa ka ba na mamatay para sa Diyos? Ang hirap, no? Parang napapalunok ka, no? Ang tanong ko sa'yo, kaya mo ba yung ginawa ni San Lorenzo Ruiz na namatay para sa Diyos? Gusto ko maging reflection mo yon after mo mapanood itong vlog na to. We are blessed na hindi natin na-experience yung persecution ngayon. What if dumating na yon? What if nakukunin ang buhay mo dahil sa iyong pananampalataya? So sinasabi na hindi ka namin papatayin kung tatalikuran mo ang Catholic faith mo. Gagawin mo ba yon? I pray na piliin mo palagi, unahin mo palagi ang Diyos. Actually, hindi lang naman about pagkitil ng buhay mo na kailangan natin piliin ng Diyos. Minsan, in many circumstances sa ating buhay, minsan di natin pinipili ang Diyos. Minsan, hindi natin inuuna ang Diyos. Mas inuuna natin ang pera, inuuna natin ang material na bagay, inuuna mo yung fame, power mo kaysa sa Diyos. Sadly, di ba, minsan hinuhuli natin ang Diyos sa priority natin. Kaya itong buhay ni San Lorenzo Ruiz, ito yung nagre-remind sa atin
kung ano ba talaga yung mas mahalaga sa atin dito sa mundo. Siyempre, yung eternal life natin. Yan ang sobrang importante. Because your eternal life will last. Your worldly life dito sa mundo, temporary lang lahat ng ito, mga ka-faith. Iiwanan mo yan. Yung pera mo, yung pamilya mo, kayamanan mo, position mo, or kahit ano pa yan na nandito sa mundo, iiwanan lahat natin to. Patuloy nating unahin ang Diyos. Kung sa tingin mo na nakatulong sa itong vlog na to, make sure na i-share mo itong vlog na to sa inyong mga friends and relatives. Okay, so thank you and God bless you more abundantly. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, I want to promote the devotion to Our Lady of the End Times. Kung di ka familiar sa Our Lady of the End Times, this was painted by Brother Edsel Celestial. Brother Edsel C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, Mary Help of Christians. Good news, itong painting na to, the devotion to Our Lady of the End Times, mismo yung painting and the prayer, meron po itong imprimatur by Bishop Geraldo Alminanza. Okay, so if you want to avail this canvas print of the Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.